What's up mga kamotor, kamusta kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So ito na pala yung update natin sa i-restore natin na big bike na dinala sa atin yung gutay-gutay, hiwalay makina, lahat pati harness, wirings, lahat sira yung makina, pang sigunyal, pang ilalim, gitna, bore, cylinder head, as in lahat cylinder head wala na kasi hindi nag-lubricate. Then yung CDI walang spark, gawa ng umiinit siya. Tapos lahat, brake system wala, electrical wala, mechanical wala, fuel system wala rin, sira rin. Halos lahat wala, wala siyang papakinabangan. Meron lang chassis. So yun, so ito na yung update, maantar na siya. So meron na lang isang kulang, yung piston number 4 niya may galaw pa. Saka yung mga leakage konti pa. So ano, hindi rin na ano sa machine shop yung kailangan natin mapatanggal pa na ibang tornillo. Then the rest, yung katulad sa mga update ko, natanggal naman yung iba. Tulad ng stambucho na ayos. Stambucho. Okay na. Then na-under na siya. Pwede nyo rin makita dun sa mga reels ko, sa personal account ko, sa Robertson Fuentes. Tsaka pa-follow nyo na rin ako sa TikTok tsaka sa yun, sa YouTube natin, Bobet Moto Vlog. So yun, yun yung update natin ngayon. Okay na siya, umaandar na. Nandun din yung mga video update natin sa ibang account ko, no? Kasi hindi na tayo makapag ano ngayon, makapag video ng maayos. Makapag vlog on cellphone tayo. Tapos yan. Tapos ito, makikita nyo to. Medyo na lang din natin tong carburetor nya. Then ito, walang spark, okay na rin. Ito, CDI nya, okay na, hindi na nainit. Ito nga pala mga kamotor, ginawan ko sya ng sarili nyang harness, base rin sa diagram ng mga inline 4 engine. So yun, mga preno nya, harap likod, okay na rin. Then headlight, okay na rin yan. So yun, more on detailing na lang tayo. Then semi ano lang muna, detailing. Then pagka isang biyak pa kasi, bali bibili si yung may-ari ng isa pang spare na makina. Kasi sa mga tulad nito, ang may advice ko sa inyo, pag mahilig kayo sa mga classic or mga vintage, mga sinaunang unit, mga big bike na mga inline 4 screaming bike, mas maganda mag-spare kayo ng isa pang makina or isa pang unit, para kasi mahirap maghanap ng mga pyesa, tsaka bukod sa mahirap maghanap, mahal pagpaisa, lalo na pagpaisa-isa. So yun lang mga may advice ko sa inyo. Tsaka ito rin yung kinonvert natin ngayon, pansamantala na lubrication system nya. Kasi ang oil pump niya nasa ilalim. Then kinonvert nila, ang ginamit nila kasi ganito. Ito kasi ang butas na ito, maliit lang. So kaya hindi siya umabot papunta dito. Kaya nasira lalo itong cylinder head. So pag magko-convert kayo, lalo nun sa mga ganito, dapat malaki yung butas. Kahit ganito muna, ganitong gawin nyo. Or yung tag dito, copper tube, medyo makapal. So yun lang, sana may natutunan kayo at pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel at sa aking personal account na Robertson Fuentes. Pwede kayo doon mag-PM kung gusto nyo magpa-build, magpa-restore ng inyong mga big bike. So yun lang. Tsaka kahit anong mga unit, pwede rin. Basta PM nyo lang ako. Alright. Ingat mga motor.